sasabihin kung kanya ako nagko-queerbait. Ang higpit ka na lang niya. Paano ko sabihin? Ito man, parang naiiyak ako. Sana ginawa ko na si Angge. I'm so mad! Naman at itong video na to ay hindi naman sagot pero parang ganun panibagong araw pa yun at natuloy ay Daniel hindi nyo ganun mga kandilig ma o babe kapal mo na so marami kasi marami kasi nagtatanong sa akin dati pa so marami nagtatanong sa akin bago pa ako pumasok ng Dawson Collab or nandito na ako sa Dawson Collab na bakit daw si Ward boyish minsan mag-forma, ganyan. Tapos, minsan, babaeng-babae. Madalas. Babaeng-babae naman, ganyan. So, flexible dresser si Ward. And may mga nagtatanong sa akin na bakit close ako sa mga guys and bakit marami din akong friends na girls, ganyan. And bakit marami akong friends na LGBTs. Ito yung nakakatawa kasi marami akong nakikita na every time na nakikita ng mga tao or ng ibang makikita ng utak na meron akong ka-collab na babae at gumagawa kami ng sweet moments o kaya ng medyo nakakauhaw na content. Hindi medyo. Sinasabihan ako na nakakauhaw. Bago na umuha kang Leo. Ay, hindi, sinasabihan ako na parang, cloud chasing, ganyan. At ang pinaka nakakatawang part is yung sinasabihan ako ng queerbait. Actually, hindi ako nasasaktan every time na naririnig ko yung mga ganong bagay. Kasi, hindi ako nasasaktan lalo na pag nakakarinig ako na nagka-cloud chase ako. Kasi, parang sinasayaw ko si ganito. Or, nagka-queerbait ako. Kasi, parang hinukuha ko daw yung kung ano man yung naiisip nilang kukunin ko. Ayan. So, para sa niya ba itong vlog na to? Itong vlog na to is karugtong siya ng Getting to Know World. So, ito ang mga tao nandito. Selected sila na malalapit sila sa puso ko. Si RC, si Celine, actually, lahat naman na nandito sa Dawson Collab, pero hindi naman din kayo kakasya dyan at sila ang mga tao na alam kong unang ang mag-cheer o magugulat o iiyak kapag ka merong mangyayari sa buhay ko na maganda man o magpapasaya man. So, kaya sila yung nandito. Parang antin mo ako. Oo nga. Question. Pero kasi, to be honest, I'm really willing to say these things, especially sa mga taong sa mga taong tinuturing kong pamilya o sa mga kaibigan ko. So, to answer! Hoy! So, to answer that! Hindi ako mantis! Hindi! So, to answer that, ano lang ka-cloud chase siya. Hindi pa ako nang-cloud chase. And yung nakakatawang part na, nang-queerbait siya. Hindi ako nasasaktan kasi ka-queerbait like for example. You're using LGBT for example. So natatawa ako kasi sinasabihin ako nag-queerbait ako. To be honest, hindi ako nasasaktan. Natatawa ako kasi paano kung sabihin kong hindi ako nag-queerbait? Paano kung sabihin kong party talaga ako? Wait lang! Okay. Ang higpit ka na lang niya. Paano kung sabihin kong parang naiiyak ako? Hindi! Hindi mo ka! I'm so proud! Okay, hindi to dahil nakapasok ko ng Dawson Collab at nalink ako sa Wongge. Hindi. Hindi dahil sa nalink ako sa Wongge. Guys, male talaga siya. Oo nga. Plus ginger po! Hindi, okay. Hindi to dahil sa nagkaroon ako ng ship before, hindi to dahil doon. To be honest, I've been with 3 girls already. Huh? Ikaw ang ngiribin yung ating. Hindi ka ba? Ba? Totoo ba? Hindi man yung magdodoke ng ganyan? Ako yung I've been with 3 girls already. And may part kasi sa akin na hindi ko tanggap na nasasabihan ako na nagko-queerbait ako sa bagay na Wardo! Sa bagay na parte naman talaga ako. That the reason kung bakit kasi nasabi, hindi dahil napilitan ako or hindi dahil sa dahil lang sa ayaw akong isipin ng mga tao na yung mga nakakasama kong parte ng LGBT ay ginagamit ko para sa sarili kong pag-angat, sarili kong benefit.
Hindi, kasi kung gagamitin ko yun, wala pa ako sa loob ng Thousand Pull-Up. Nagawa ko na sana yun. To be honest, that three girls na tinago ko siya ng ganun katagal because I believe it's my privacy and people hindi na kailangan ng tao malaman kung ano ka, kung straight ka ba, bakla ka ba. But every time the people are asking me, if ano ka ba, bay ka ba, ano? Palagi kong sinasabi, I label myself as straight. So it's clear. Malaman kung bakit. I label myself as straight maybe because my part na in denial ako, na parte ako ng LGBT. Okay. Maybe because... Natakot ka? No, hindi ako takot. Actually, alam ng tita ko to. Kaya si Taya lang may alam ng lahat. May mga friends ako, few friends ako na alam na nagkakagusto talaga ako sa babae. Actually, kahit sa boycott na babae, kahit sa tibo. Actually, baka yung iba sa inyo sabihin na naglalabas ako ng ganito kasi na-pressure ako and stuff. Or, hindi ko ito ginagawa just because for the clout na naman. Hindi ko gagawin yun. Kasi alam niyo kung gagawin ko yun, kahit na nagkawangge, sana ginawa ko na si Angge. Sana hinalikan ko na si Angge. Sa harap ninyo lahat, yun yung gusto makita ng mga tao. Sana hindi ako nag-sign off sa wangge dahil alam kong malakas ang wangge. Kaya ako ginawa yung lahat na yun dahil hindi lang hanggang doon yung gusto ko. Hindi lang ako mamahalin ng tao sa mga bagay na nakikita lang nila kasi hindi yung nararamdaman ko. Si Angge, minahal ko yun bilang kaibigan. Hindi ako nagkaroon sa kanya ng more than friends na feeling dahil nirespeto ko yung friendship na meron kami. At kung sasabihan ako na nagka-queerbait ako or nagka-cloud chase ako, sana dati ko pa ginawa yun. At bakit ko gagawin yun ngayon na wala na yung hype na dating meron? Diba? Ginagawa ko to dahil nakakasama ko si Cleo. And to be honest, I like Cleo. Hindi namin halata! Kaya kung makikita ninyo yung difference nung nagkaroon ako ng tandem with Cleo. Oh my God! Wow! You mean wait eh! Kota-kota ka na! Huh? Liga na, sagot mo naman doon! Lagi! Nung nasa labas na kami, ayun nga, lagi ako nagpipigil ng mga... Pero, naalala mo nung season 2. Sinasabi niyo. Ikat mo kung dito, ha? Kaya ako nung sinasabi ko na, naaamoy ko talaga si Lord. Sinasabi ko, this street si Lord. Naaamoy ko siya, naaamoy ko talaga. Ako naaamoy talaga kita. Eto, don't get me wrong. Sa lahat ng mga natatanong sa akin, lagi kong sinasabi, I label myself as straight. Meron laging I label myself as straight. Dahil, syempre, privacy ko kasi yun eh. At saka, story mo yun to, tell kung gusto mong malaman ng tao. At saka, eto na nga, kung magka-cloud ako, dati pa na alam kong malakas ang LGBT or malakas yung mommy dati, dapat sinabi ko na alam niyo ba nagkaroon na ako ng ganito, alam niyo ba pero hindi. Sa mga tao na nagsasabi na, bakit sabi mo dati straight ka? Palagi kong sinasabi na I label myself as straight. And to be honest, di ba halata? I mean, di ba siya clear sa mga ano ko? Sa mga post ko. And hindi ko naman kasi kailangan na-explain yung sarili ko sa mga tao. And every time na may sinasabi ako na straight ako, yung parang yung mukha ko, alam mo yung sarcastic na yung nagjo-joke ka pero minimin mo. Eh hindi mo minimin. Alam mo yung mga ganong bagay. And ilang beses ako may nag... At alam to ng ex ko. Alam to ng ex ko. Kasi hindi ako matagal tao. Alam ng ex ko yung mga ganong bagay. Alam to? Hindi niya yun alam. Kasi niya mga nagkakwento. Pero ilang beses ko na siya tinanong. Pero nararamdaman ni Chani. Ilang beses ko na siya tinanong. Nararamdaman ni Chani. Kaya lagi ko siyang tinatanong. Sabi ko, ano bang meron? Kasi napapansin mong iba ako. Oo, lagi ko sinasabi sa kanya. Sabi ko, hindi ka ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ano bang meron? Sabi ko, sumay ka na. Gumanan ako sa kanya. Sabi niya, baka manalang sa vlog ko. Gumanan siya. Ako hindi ko manalang sa vlog ko. Baka lang si Y! Uy! Isa sa reason nga talaga kung bakit ko siya sinasabi ngayon kasi ayokong malilabel ako or kami ni Cleo na nag-cloud or ginagamit namin isa-isa.
para lang sa kung ano meron or kung ano yung gusto namin ma-achieve. Actually, wala lang akong pakialam sa views or ano ng mga ganyan from the very start. Kasi uulitin ko kung gusto ko ng cloud or gusto ko mag-ingay or kung talagang cloud chaser ako, dati ko pa yan sinabi kasi alam kong kasagsagan ng tandem namin na yun at same sex yun, di ba? Alam kong malakas, ba't hindi ko in-out na ganito, na ganyan, o ba't hindi ko sinunod yung mga gusto. Hindi, kasi hindi yun nasa heart ko. Tsaka mahal ko si Angie bilang kaibigan. Hanggang dun lang yun. Ang may marami ko bilang. Ano na nga ang nilis-score sa inyo ni Cleve? Oo. I like wait, her. Pero, ano yun si Cleve? Ano yung nire-response mo doon? Ano yung puno ng I love you? I like yun sinabi kasi I love you. Hindi. Wala. Napag-usapan namin kagabi. Kaya kami matagal sa CR kagabi. Yes, sir! Kasi tinatanong niya ako kung paano niya sasabihin. Hindi, habang kumahano din kasi siya, habang naliligo din siya, umiiyak din kasi ako sa inyo. Oo, at tagal niya umiyak kagabi. Hindi niya alam kung ano sasabihin sa inyo kung paano sisimulan kung dapat bang sabihin yung ganito or ganito ganyan. Sabi ko, hindi mo naman kailang i-pressure yung sarili mo na sabihin yun to eh. Sabi niya, no, gagawin ko rin to partly para sa'yo. Kaya naano ako na, aww. Aww. Nakaba naman ang buhok mo! Ano ba extension siya eh? Sabi ko, no. Alam niya sa totoo lang, after niyo to, after mo to manlabas, ang next mo naman sa Thailand, yun lang ang next. Sa pwede, feeling ko alam na, feeling ko, ano na nila, kasi, gusto naman araw-araw ko. Gusto nila si Cleve actually. Mm-hmm. Sabi nga ng daddy ko, sabi nga niya, sana hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa amin to ng ex ko. Sinasabi niya si Cleve, hindi naman ganun nangyari sa inyo, di ba? Sabi niya! 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 Ano talaga ako? Dominant talaga ako kahit sa lalaki. Surprise! Wow! Surprise! First time! Totoo lang, sobrang napaproud kami, lalo't nagkapag part kami ng LGBT. Exactly. Ikaw yung proud namin. Alam mo, that's very brave of you. Exactly. Tapos ngayon na alam mo na pwedeng mas maraming maiba to sa'yo, regardless of that, mas pinili mong alihin yung freedom mo and kasi alam niyo yung ano, pwede ko kung magka-queerbait lang ako, kung hindi ako talaga nagkakagusto sa babae, kung iisipin ko lang yung fame, ginawa ko yung bago pa ako pumasok na daw sa chocolate. Sobrang hirap mag-out. At saka ano, nung kasagsagan ng Wangge, dapat ginawa ko na nilandi ko talaga si Angge. Alam mo yon, madami akong ginawang bagay na mas mai-love sa akin yung mga viewers. Pwede ko din sabihin na alam niyo ba na hindi ako straight talaga. Nagkakagusto talaga ako sa babae. Pero hindi ko yung ginawa kasi nagtitira ako ng privacy sa sarili ko dahil ayoko din dumating sa point na may ibabato yung tao sa akin. Pero wala eh. Ngayon kasi nababato na ako na nagko-earbait ka, ginagamit mo si ganito, gumawa ka na naman sa ganyan, kasama mo naman yung... Pero don't get me wrong, yung mga nakakakulab ko ng mga babae ng mga sit and stuff, walang meaning yon. Purely collab lang yun. Pero sinasabi ko to kasi gusto kong matigil yung sinasabi nila na nag-queerbait ako every time na may kasama ako na may intimate na lang. Kumbaga, like kami ni Glio, na ano kasi ako, as much as possible na hindi kami nagko-content kung nasa labas, hindi kami nag-ano ng mga kung ano man yung mga bagay na pag-iisipan kami na gumagawa kami ng content para umingay kami. To be honest, if ever nga na ano, yung worldly yung nilalayag nila dati pa, ayaw namin eh. Pero ngayon, if ever na gusto talaga nila kasi dumadami sila lang dumadami, sis, totoo naman. But hindi. I mean, ako, to be honest, kasi may feelings ako sa kanya eh. Wala. Sige, come on! Kasi nga, hindi ko magigit. Sige nga, I love you. Oh, I love you too! Hindi ko alam kasi yung papakinggan niya sa kanya. Iba naman kasi talaga yung kaibigan lang sa may gusto. Iba talaga ako kapag kaibigan tsaka sa gusto. Ang dami nga nagsasabi niyo comment sa akin na iba ka talaga ngayon ganyan. Kasi nga, gusto ko siya eh. Tsaka yung dati, kaibigan lang talaga. Na napipilit lang yung mga bagay-bagay kaya ako umaw. Kasi hindi ko gusto yung nangyayari. And hanggang dun lang yun. Pero hindi ko to again sinasabi para kung ano man. Or baka yung iba, yung mga malikitid yung utak sasabihin, anong naman for content? Hindi ko na si Chow. Hindi ko na kailangan i-elaborate lahat ng mga bagay na na-experience ko at baka magulat pa kayo. At kung ano pa yung mga dugtong-dugtong. Pero
Ayun. Kaya sobrang welcome to the outside world. Hindi kami papayag kapag nag-episode kayo. Pwede alis mo yung mga hindi ba din? Para kung nga magkakaangkat at magiging official na kayo, hindi kami papayag na wala kami doon. Yes! Oh! Wait lang! Dapat pag naging official kayo, andito din kami sa... Kami yung magpapayag! Yeah. Kami sa... Kami yung plano. So guys, walang clearbait na nangyayari. Hindi talaga ako nasasak na namin sa... Ito tayo mga may alam nito, ako na madagdahan. Ako ni Cher, ha? Unless i-out ko na siya. Oo. Maganda sa yung manggaling kasi problem sa yung saka alam ko sa family ko, alam ko sa mga pamilya kong hindi to alam kong maiintindihan nila ako. Yung iba naman may hint na eh. Tsaka support naman nila ako sa mga bagay na ginagawa ko as long as wala akong natatapakan ng mga tao at hindi ako nasasaktan. Kasi ang fear din ng family ko is yung nasasaktan ako. Umaga sila naman, sabi nga ng daddy, love is no gender eh. Sabi nga ng daddy, kahit babae yan, nung last time nung si Kiyo, sabi niya, kahit babae yan, basta hindi ka sasaktan. Yun yung sasaktan. Siya ganito! Siya ganito! May ganito na yan kasi kasama nag-grocery sila. Sabi niya, parang may sinabi siya sa akin. Sabi niya, nag-away ba kayo paggabi? Nag-away kasi kami nung umaga. Nakita ni daddy na galit ako. Kailangan niya ako. Dapat plain friends na lang talaga. Hindi ako umuwi. Nag-entry kasi lang sa labas ng bahay. Kasi, hindi ko nga kaya na parang mawala pa siya. Kasi, umiiyak talaga ako. Malapit na yun. May pinsinap mo dapat ako nag-angkasa ko sinamahan kita. Tapos, kinabukasan, pinipit niya pag ako. Parang sa ganyan, ganyan, ganyan. Lasing ako noon, naglasing ako mag-isa sa akin. Ang dami din naman yung kinabukasan. Yun pala yung umiiyak ka ng magang-magayong... Ayan yun. Pinuntahan ko pa rin siya. Tapos, kinabukasan, nag-grocery kami. Naging okay kami. Sabi ng daddy niya, nag-away ba kayo pag-gabi? Eh, no umaga, sabi ko. Medyo, sabi niya. Ano sabi niya sa akin? Sabi niya, gusto mo talaga yan. Sabi ko, Ano nangyari? Tsaka alam mo, nung tinawagan niya ako nung nag-aaway kayo, sobrang lungkot niya na, Maurice, hindi ko to kaya. Ganun din niya sinasabi sa Hanara. So sabi ko, bakit? Hindi ko na ba ito kaya. Sakit talaga. Galing. Hindi kasi, hindi din kasi ako makwento ng mga problema ko. Pero, sobrang sakit kasi, hindi ko nakikita sa'yo, hindi ko nawala ka na. Pero guys, to clear things out, hindi nag-cheat si Kiyo. Oh, yeah. Hindi siya nag-cheat at nagkaroon ako. Nabuo yung something namin talaga nung nasa labas na wala na siyang jowa no. Nung nandito kami sa loob ng Dawes of Collab, to be honest, friends lang yon. Naging komportable ako kay Kiyo kasi sobrang trustworthy siya. At saka ang gaan-gaan talaga niya sa feeling. Actually, nag-open na ako sa'yo eh. Nandito pa lang kami, nag-open na ako. Sinabi ko na sa kanya. Na nagkakagusta na ako sa mga ganito ganyan. Tapos nababash pa kaming dalawa. Alam mo yon, walang nangyari na gano'n. Kumbaga, kasi isa sa naiisip kong sasabihin ito, so totoo pala na ganito ganyan. Walang nangyaring panloloko. Nagkaroon talaga ako ng feelings kay Cleo. Lalo na nung nagkasama kami, mas nakilala ko siya na totoong tao talaga siya. Kasi iba talaga yung, hindi ako, ina-attract ako talaga. Pero kahit naman saan eh, pero feeling ko nga, actually, nagkakagusta rin kasi ako sa, like for example, tibok, maganda. Hindi naman kasi, bay naman siya, hindi naman siya tibok. Ikaw bay ka din, diba? Si papang babae, so hindi siya tibok. Kasi, kahit nga naka, ano siya, naka-pink-tech shirt siya, diba? Kahit last season. Hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin. Kasi sobrang proud kami sa'yo. As in, legit. Kandi din ako lang. Worth it yung mag-antay. Totoo. Surprise, no? Revelation. Kaya, yung mga sinasabi sa aking curmate, hindi ako nasasaktan eh. Actually, mas more na ano ako sa parang sinasaktan mo sa ganito. Kasi wala naman talaga akong sinaktan na tao. Tsaka ang dami nagko-comment sa akin, lagi nasasaktan mo lang ako. Oo, yung mga ganun. Okay, yung mga kahit naman siya, hindi ganun nasasaktan. Nakikita lang nila paano mo ako alagaan. Sama maalaga ako. Kahit naman sa kaibigan, maalaga ako eh. Lalo na kapag ano ko. Sobrang maalaga ako, lalo na kapag gusto ko talaga. Compare mo naman yung talaga yung dati kasi minahal ko naman kasi talaga si Angie, bilang kaibigan. Na purong kaibigan talaga. Nandiyan naman din ako para sa kanya.
Masaya ako, to be honest, sa sasabihin to. Kasi alam ko may mga tao na patuloy pala nakaibabash, na sarado pa rin yung utak na sasabihin, eh, another girl na nagko-queerbait na naman, or nagka-cloud chase na naman. I don't do this for you. I do this for myself, and I do this for you. Yes! Wow, I do this for Cleo. Ayoko kasi magkakasama kami, tapos ililabel kami na nagko-content lang kami, o kaya, ano, ganun na naman, ganun na naman. Hindi, kasi, to be honest, it's real. And mas real pa yan sa real na real. Siguro sa bed na ito, nakagalan lang sa'yo magdaman. 1, 2, 3, it's a prank. Alam nyo kasi elementary pa lang ako na ano nandula ako, pero syempre hindi ko pinapakita sa kanila. Matagal na, bakata. Na-proud lang ako kay Ward kasi ang hirap-hirap talaga nito gawin. Sa lahat ng mga nanonood na nahihirapan pa mag-out, that's valid talaga. Kasi hindi talaga siya madali. As in yung palang natanggapin yung sarili mo mahirap talaga. What if yung ibang tao pa, diba? Kaya okay lang kahit hindi pa kayo mag-out, hindi pa kayo ready. Like Ward, naghintay siya ng sobrang tagal, but it's very, very worth it. Actually, hindi naman siya hindi siya ready. May privacy lang talaga ng tao. Actually, naging in denial siya eh. Hindi naman, ako to be honest. I label, siguro after this, I will still say I label myself as straight. Iba naman kasi yung preference. Kasi ganito eh, when you say label, you're just labeling yourself na ganito ka. Mm-hmm. Hindi naman yun na kino-cover up. Actually, marami akong kalala. May mga girlfriend sila. Girlfriend, girl to girl. Na nililabel pa rin nila yung self nila as straight. Pero sexual orientation, ito rin namin. Sexual orientation, ang sexual orientation ni Ward ay female and male. Mm-hmm. So, ibig sabihin, attracted siya sa both. Mm-hmm. Pero ang gender identity niya, straight. Yes, I label myself. Ang expression niya ay? Bye. Sinabi ko rin sa kanya. So ayun. Uy, wait lang, baka meron pa akong nakalimutan na baka ma-misinterpret na naman nila na mas ma-pause na. Alam ko marami mababash dito eh. And the another vlog. Kaya na-explain mo na ba yung pinaglalaban mo talaga before na sabi mo, I'm straight. I label, hindi I'm straight. Lagi kong sinasabi kapag may nagtatanong sa akin na I label myself as straight. And every time na sinasabi na akong straight ako, napapatawa na lang talaga ako. Kasi yun yung preference. So, sobrang lawa kasi ng Soji talaga, guys. Yun yung preference ko. Siguro kasi may part sa akin na hindi naman sa in denial ako. It's because it's my privacy na ayokong isangkawalat sa mga tao na, uy, ganito ako, just for what? Kumbaga, kung magkakaroon ako ng gusto, kaya magkakaroon ako ng jowa, sa akin na yun. Or nasa amin yun kung ipapublicize namin or hindi. Kasi, ano yun eh, rights ko na yun eh. So, siguro may part sa akin na kaya mas sinasabi ko talaga na I label myself as straight dahil sa maraming rason na din na ayoko nga na ipakita naman sa mga hindi naman sa nahihiya ako or what kasi marami din ako mga friends na alam yun. Hindi ko sinasabi I only have one ex-boyfriend. Like ko sinasabi boyfriend, ex-boyfriend, ganun lang ko sinasabi para wala na silang pagkababatin ako. Akala ko ba na ganyan? Hindi na ako mag-e-explain ng iba kasi sinabi ko na ex-boyfriend. Tapos naman ako ni Cleo first day niya. Sabi niya, uy, Ward! Sabi niya sa akin, uy, Ward, straight ko ba talaga sa iyo? Naiumiti ka sa akin. First day ko ang THOC. First day, first time na magkita. Sabi ko sa kanya, uy, Ward, straight ka ba talaga? Sabi niya sa akin, hindi, by myself. At sabi ko, okay. Let's... Nagsismile ako na, I remember myself. Kasi ang dali naman sabi na, uy, oo naman, di ba? Dali naman. Oo. Pero siya, hindi ko kasi muna. I label myself as straight. Diba? Andun yung label na I label myself as straight. Or every time sabi ko na straight ako, sarcastic siya. Kasi nga, nakakalala mo tayo. Ayun. Sir, makaka-proud yun kasi nagkaroon ka talaga ng guts na ipaalam sa public na... Hindi kasi if ever na may mapuntahan talaga or maging kami ni Cleo. Pero kung official na to, di na nagsasabi. Oo nga, pantay vlog to. Hindi. Grabe naman mo yun. Exactly. Grabe revelation. Hindi, if ever kasi na may mapuntahan talaga. Hindi ko naman sasabi walang mapuntahan kung maging kami. Ayoko kasi na isipin ng mga tao na ginawa lang nila yan kasi ganito ganyan. Hindi. Ayoko na isipin na pilit. Oo, kasi hindi siya pilit. Talaga may mga bagay lang na... Itanggit lang naman sa inyo. Pero alam nyo, wala naman dapat...
kayong patunayan sa mga tao. Oh, yeah. Kung ano yung nararamdaman niyo, yun yung doing. Hindi nyo kailangan isipin yung sasabihin ng ibang tao. You do you guys. Tama naman yun eh. Ang kaso lang kasi, palaging ambat since content creator tayo, tapos nag-vlog na ganito, ang palaging bato nila. Ano lang pangat sa paningin na every time nagagawa ka na ganito, makikita mo yung mga, do yung mga award fam, shoutout sa mga award fam dyan na sobrang open-minded at saka support lang sila sa lahat ng ginagawa ko. Hindi kasi, it takes so much courage talaga. Lala si Ali, di ba? Totoo yan. Nakikita ko sa kanya. Pero yun, hindi ko na sinasabi, hindi ako nalilito or hindi ako na parang natutuwa sa ngayon. Hindi. Bago pa ako pumasok sa House of Collab, pading na talaga siya. Please. Sorry kasi, season 1. Tsaka alam mo, baby, itong revelation mo, hindi ito napakasimple. Sobrang nakapagkanto. Promising dito. Ayan, so first gender reveal ko ito. Hindi na sa kanya, hindi sa blank. Ayun, sobrang happy ako kasi sobrang ang sakit sa utak at kaisip. Ano ba? Parte ako kasi nagtatanong ako sa kanya ng palihim eh. So ayun, ngayon sobrang clear na, at least okay ba? At saka super saya kami kasi dumating ka sa point na nabawasan na yung mga dadalhin. Kasi dami-dami nang nangyayari at mangyayari pa sa'yo. This, I think this is one of the best things na pwede mong gawin para sa sarili mo naman, hindi yes. Para sa ibang tao. Yes. Kahit naman dumami pa yung dadalhin ng dalawa ng napagbubuhan. Bye. So, hindi ka sa moment to celebrate kasi this is the time you choose yourself. Exactly! Definitely, positively, and absolutely. Sobrang special lang araw na ito, guys. Dahil sa nililipin tayo ni Ward ng Star! SB! 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 Ano talaga yun mo? Kasi ako yung nililipin nyo! Anong date ngayon? Pa? Sakit na nga lang munang ko. Bakit? Ba't parang naiiyak ka? Kasi yung tagay ko natin natin. Oh. Mm-hmm. Isa rin naman daw na sa mga susuporta kay Ward at sa mga magsistay at sa mas dadami pang supporters ni Ward dahil sa paglabas mong to. Thank you sa mga supporta kay Ward. Sobrang proud na proud ka. Nakaka-proud talaga. Hindi ko talaga. Mas proud ako. Proud ako dahil alam ko na. Pero hindi ko ina-expect na kaya niyang sabihin. Tsaka thankful kami mga nandito na isa kami sa mga taong pinili mo para pagkatagalaan about samahan ka dito sa your gender. Sa coming out. Sa pagharap mo. And we'll make sure na hindi ka naman nagkamali ng taong pinili ng president. Pero nag-isipan ka talaga ito. Happy birthday to you! Nasabi na ni Ward, yung mga nakakaamoy, nakakapansin at nakakakita, at saka sa lahat ng mga nagsasabi na hindi naman kailangan ni Ward ipakita sa inyo or sabihin sa inyo kung state ba talaga siya or hindi, dahil karapatan niya na yun na hindi sabihin sa mga tao. Yung lahat ng mga nakakaintindi ng mga tao dyan, sobrang salamat sa inyo lahat. At maraming salamat sa mga sumuporta sa akin simula, bago pa ako pumasok ng House of Collab, sa journey ko sa loob ng House of Collab, up until now, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At sa lahat ng mga bagong magiging supporters ko, welcome na welcome guys sa Ward Fam. Again guys, maraming salamat din sa mga tao nandito na malalapit sila sa puso ko. Yan, si Celine, si Francis, si Belle, si RC, si Simon, si Eka, si Maureen, si Chani, si Clear syempre. Tulad yan, tanong ni Celine kung hindi daw ako nagsisisi. Syempre hindi ako nagsisisi, ba't ako magsisisi? Unang-una, pinagkakatiwalaan ko kayo. At saka pangalawa, deserve nyo din malaman na one thing is ako ay bading! Ayun. So guys, maraming salamat. Sana ay supportahan nyo kaming lahat at palaktahan si mo! Revelation indeed! Ayun, mga bading! Hi, guys! Happy birthday, Wardo! Magpupunta kami sa ano? Sa Pride March? Oh! Ano talaga kami? Ano talaga kami? Wait, nandun na ako! Ano kayo?
magkita-kita tayo sa next year ng Pride March. Yes! Yes! Oh, ayan guys, maraming salamat sa pagtutok at sa lahat ng mga na-shock dyan. At shocking talaga siya. At saka sa lahat ng mga naiyak at natuwa, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagalit, go girl, magalit ka lang. Cherries! Hindi, ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at patuloy na sumusuporta sa akin. At sa sumusuporta sa aming lahat at sa Dows of Colab. Yes! Magkita-kita muli tayo sa aking next vlog. Alam ko nga abangan nyo dahil. Maraming